Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat. Samahan niyo po ako dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Ay dahil po tayo isang programang nakatuon sa kalusugan, kagalingan at kagandahan, ating pong pinakinggan ang unang SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos noon at tignan ang kanyang adyendang kalusugan. Kasama po natin ngayon si Dr. Minerva Calimag, Pangulo ng Philippine Medical Association, para alamin ang kanyang pagtingin sa adyendang pangkalusugan ng bagong administrasyon. Magandang araw po sa inyo, Doc Irvy. Magandang araw, Attorney Mimi. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Yan po. Doc Irvy, so ang dami pong nabanggit ng bagong pangulo sa kanyang unang SONA patungkol sa kanyang adyendang kalusugan. Isa po dito yung hindi ko po alam kung welcome kung para sa inyo po, pero sabi po ni PBBM na ang polisiya niya po patungkol sa COVID-19 ay wala na pong lockdown, pero imo-monitor pa rin ang mga ospital, mga admissions sa ospital at capacity ng ating healthcare system. Ano naman po ang inyong masasabi patungkol dito? Ayun po, inaasam natin lahat na talagang huwag na tayong mag-lockdown. No? Tinatamasan na natin ngayon yung pakikipasalimuha sa ibang tao, lumalabas na tayo. Provided na, siyempre, naka-mask, no? At saka yung talagang kung maari na may social distancing. Kasi minsan dikit-dikit, tapos sasabihin, tanggal muna ng mask. Medyo, diyan nag-uumpisa na naman yung pagkalat ng COVID, no? So, tama rin na dapat ituloy-tuloy ang pagmo-monitor ng ating mga hospital admissions. Dahil kasi, ang COVID-19 ay paiba-iba ng anyo, no? Para siyang may iba-ibang mutation siya. So, hindi natin alam kung ano na naman itong, halimbawa, dadating na bagong mutation ng COVID-19. So, at saka, yung healthcare system natin, ayaw nating ma-burden ba? Yung kagaya ng dati na halos, siksika na lahat yung gustong pumasok. Hindi naman makapasok lahat. Dahil kasi syempre tinatriage pa yan kung alin yung talagang kailangan ipasok. Yan po inasam natin. At huwag na tayong magka-lockdown, no? Sana nga po. Sana nga. Wag na. Pero di natin alam. Opo. Pero Doc Irvine po, sumasang-ayon po tayo dun po sa pulisiyang walang lockdown. Pero katulad ng sabi niyo po, tuloy-tuloy po sa pag-observe ng mga health protocols at pag-monitor po talaga ng capacity ng ating mga ospital. At lalong-lalo na kasi hindi po natin alam kung ano pa yung mga, kumbaga sabi niyo po, mga mutations ng COVID-19 virus. Kaya po talagang dapat inaaral po natin. Baka naman dumating na naman po yung surge na katulad po dati na talagang punuan po yung mga ospital. So, pero okay lang po sa atin na wala na pong lockdown. Di ba po? Sige po. Tapos Doc Irvy, sinabi rin po kasi ni PBBM ang tungkol sa supply ng gamot. So sinabi po niya na sisiguraduhin po hindi lamang ang supply ng gamot, kundi napababain ang presyo ng mga ito. So susuportahan daw po ng pamahalaan ang pagbenta ng generic drugs. Yun po. At kayo po bilang doktor, paano po kaya gagawin ito yung pong pababain ng presyo ng mga gamot at yun po, pagsuporta ng pagbebenta ng generic drugs? May batas kasi na talagang Generics Act, no? So talagang 1988 pa yan at pinaigting yan ng isa pang batas, yung Cheaper Medicines Bill. So talagang yan ang ating lahat ng mga gamot ngayon ay lalo na sa Universal Healthcare Act, dadaan sa pagsusuri ng Health Technology Assessment Council, kung saan ay importante na ang mga gamot ay maging competitive yung price niya, dapat talaga mababa no? Hindi lang naman dahil sa
generic, no? Tandaan natin, ang pagpe-prescribe ng doktor ang dapat in the generic format. Tinatawag namin na generic prescribing. Pero syempre may mga pagkakataon na talagang wala pa namang generic counterpart yung gamot, no? So pwede pa rin i-mag-prescribe ng hindi generic provided ilalagay mo lang sa parenthesis yung brand name ng gamot. So dapat talaga laging generic kasi may batas tungkol dyan eh. Kung either yon. So talagang ano, inaano natin yung financial risk protection ng mga pasyente. So lahat lang ng mga gamot pati na pwedeng i-prescribe sa mga government hospitals ay yung nasa formulary. Nasa formulary. Yung tinatawag natin formularyo. Opo. So tuloy-tuloy lang po yung pagsunod sa batas sa generics na generic prescribing po ang gagawin ng mga doktor. Hindi prescribing, generics lang generic. Basta. Opo. Generic prescribing. Opo. Yan po. Okay po. Tuloy-tuloy lang po yun para po ma-ensure at masuportahan po natin yung agendang kalusugan patungkol po dun sa pagpapababa ng presyo. So, Doc, nabanggit niyo po yung patungkol po sa pagpapagawa ng pag-manufacture ng gamot. At isa po sa mga nabanggit po ni PBBM ay yung sabi niya pong papasukin ang mga strategic industries na engage in health and medical care sa mga eco-zones po. Ano naman po yung kabutihan po na maaaring idulot ng pagpasok sa ganitong industries or strategic industries sa ating healthcare system? Meron kasing mga industriya na talagang ang kanilang focus ay sa health, no? So lahat ng nakakatulong, no, para mapataas ang antas ng ating kalusugan, mm-hmm, syempre we welcome natin 'yan. Ang yung economic benefits, no, aside, kami syempre sa mga doktor ang mas tinitingnan namin ay yung health benefits na kung ano man yung pwedeng dumating. Pero yung, syempre, yung epekto nito sa ating ekonomiya, maganda din, di ba? So, kung paano siya i-welcome ngayon ng ating mga business counterparts na engaged din in health, yan ang siguro dapat nating malaman din. Diba? Opo. Parang ano po eh, marami pong mga benefits kapag po napunta sa isang ecozone ng isang industry. So kung papapasukin nga po natin yung mga strategic industries katulad po nitong sa health and sa medical care, yung po katulad po ng sabi niyo, kayo support po basta po mas marami pong matutulungan at mas marami pong contribution sa ating healthcare system. Tapos may usaping ekonomiya po na dapat pag-aralan. At Dr. Irvy, yun, pinag-uusapan po natin yung pag-institutionalize ng mga support sa ating health and medical care. At nabanggit rin po ni PBBM sa kanyang SONA ang pagtatag ng sarili nating Center for Disease Control and Prevention at isang vaccine institute. Kaya po ba natin gawin ito, Dr. Irvy? Wala namang hindi tayo pwedeng kayanin, di ba? Lalo na, kunyari, Center for Disease Control, may mga opisina nga tayo na gumagawa niyan ngayon eh. So kung gagawin siyang isang center, mas lalong maganda, di ba? Kasi maiipon lahat doon yung mga think tanks natin na in charge sa mga infections at saka yung mga control of diseases. Ang pinaka-importante kasi dyan eh, ngayon lumalabas yung mga tinatawag natin na emerging and re-emerging na mga infections, no? So, yun. Kung meron tayong centralize natin lahat yan, mas maganda. Kung naman sa Vaccine Institute, hindi naman tayo nagkukulang sa dami ng mga scientists, no? Na pwedeng gumawa ng mga pakuna kung kayo kinakailangan. Kailangan lang talaga natin siguro yung transfer of technology, no? Yung capability building natin in terms of that of the requirements of a vaccine institute. So ganyan na binibigyan siya ng pansin, mas lalong maganda, di ba? Opo.
And Doc Irvy, parang sa pagkakabanggit po ninyo, mukhang handang-handa na po tayo para magkaroon po ng sarili nating CDC at saka Vaccine Institute. Kailangan tayo ma-empower eh, para hindi tayo dependent sa ibang bansa atin. No? So kung kakayanan at hindi. No? Opo. And Doc Irvy, yung nagpanggit po natin patungkol po sa isang center, yun nga po, isang Philippines-owned CDC, meron din pong nabanggit noong SONA patungkol po sa pagtatayo ng mga specialty hospitals naman po sa mga ibang parte ng bansa. So, katulad po dito sa Metro Manila, meron po tayong heart center, lung center, meron po tayong children's hospital, meron po tayong national kidney center. Yun po. Ano naman po yung masasabi ninyo na doon sa ano po, agenda na itatayo po ang mga ganitong uri ng mga specialty hospitals sa ibang parte ng bansa? Pinalakpakan nga yan, di ba? Opo. At na parang nag-standing ovation. At alam mo kasi, importante yan eh. Actually ngayon, marami na tayo rin mga heart centers all over the Philippines. No? Hindi lang sila talagang naka-designate na heart center ito. Pero may mga sentro tayo na talagang ang ano eh, pag-opera sa puso, meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Davao. Kung ito ay magagawa, no? Sa mga major cities, mas maganda, no? Kasi alam niyo kung bakit. Ang daming natitrain eh. Ang problema, halimbawa, pag pumunta na sila dun sa lugar kung saan sila magpa-practice, nadi-disappoint. Kasi wala doon yung mga kagamitan na nakagawian nilang gamitin habang nagte-training sila. Alam nila na makakatulong sila sa mga kababayan natin. Pero ano, kulang yung mga instrumento, no? Kung ma di-disperse natin yung ganyan, mga centers sa iba-ibang lugar, no? Hindi tayo matatakot na yung mga doktor ay mag-i-stay lamang sa Metro Manila. Kasi alam nila na kung ano man yung kakayahan na natutunan nila, no? During their training, alam nila na maia-apply nila yun. So yan talaga, welcome talaga yan, no? So, parang gustong-gusto na rin po ng ating mga doktor at spesyalista na magpunta po sa ibang parte ng bansa kaso wala lang pong ganong equipment na maaring gamitin po. Opo. So kung yan ay tapos i-disperse natin sa mga city sa iba-iba sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? Kahit naman sa Luzon eh, 'di ba? Hindi naman lang NCR eh, kailangan talagang maano siya sa North Luzon, South Luzon, 'di ba? So, Central Tagalog area. Po. At parang may, ito po yung mga sakit or yung mga pasyente po kasi na dinadala na dito sa mga specialty hospitals. Parang kapag may travel time rin po, Doc Irvy, parang nahihirapan din po at nagdadagdag ng stress. So, maganda po na mayroon kunwari sa city, major city na pinakamalapit ito, o region, mapupuntahan po nila, Doc Irvy. Opo. Tama. At yun po, Doc Irvy, nabanggit rin po yung paglalagay ng mga clinic at saka mga RHU na pupuntahan ng mga doktor, ng mga nurse, ng mga midwife, medtech, at saka ng ilang beses, mga dalawang beses sa isang linggo. Ano po masasabi niyo po dito? Kasi parang ang sabi po, magiging mas madali sa may karamdaman na magpagamot nang hindi na pumupunta sa sentro. Kabit na rin po doon sa ating sinabi na pagpapatayo ng malalaking specialty hospitals. Ito pong, kumbaga, paglalagay po ng iba pang mga doktor or mga specialista sa ating mga health units, rural health units. Ano pong masasabi niyo po dito sa agendang ito? Actually, na-launch na yung espesyalista ng bayan, no? Kung saan ay inihikayat ang mga doktor na pumunta talaga sa mga rural health units, no? Ang importante kasi is to have the heart, no? Para isulong ang public health. Kasi dito, kailangan mostly ay primary care. Kung makikita natin yung flight ng ating mga doctors to the barrios,
nakakatuwa sila, mga kabataan, na sobrang yung kanilang puso talagang para magsilbi. Naglalakad isa, 2 oras, sumasakay sa bangka, kahit maalo ng dagat, 3 oras minsan, tapos another kung ilang minutes para makadating dun sa mas mga liblib na buok, no? Tapos minsan karga-karga nila yung kanilang mga gamot. So kung talagang yung ating mga lugar na yon kung saan sila pumupunta, ay magkakaroon na, hindi na nila kailangan magdala ng gamot, nandun na yung mga gamot. Tapos ano na lang, yung pupunta na lang doon nga yung doktor, no? So importante yun. Tapos tama yung sabi natin na siguro dapat pagbutihin pa natin at iangat natin yung kapakanan nila, no? Kasi maraming nag-aaral din na gusto mag-doktor. Alam nyo, back in 2012, we only have 38 medical schools. Ngayon ay halos 65 na ang medical schools, no? So talagang ang focus ng mga ito, kaya natin sila binigyan ng binigyan pansin at tuon, ay dahil sa ang kanilang mga curriculum ay talagang for public health. Talagang basic physician na ano. So kung tayo, no, mabibigyan natin sila ng ano, ng magandang kapakanan, mga ganon, yung salary grade nila mas mataas, no? Eh, mas lalo silang gaganahan, syempre. Diba? Ganun ang tao eh. Kapag yung sarili mong advokasya, sarili mong paniniwala ay sinusuportahan, mas lalo kang gaganahan magtrabaho. Diba? Yes po, Doc. And siguro kabit po ito, yung next ko sana po kasi itong tanong sa inyo, itong kulpo sa kapakanan or na yung pong agenda na pabutihin ang kapakanan ng mga doktor at mga nurse. Pero katulad nga po ng sabi ninyo, nandyan po yung kanilang heart for public service in po for support public health. Yun lang po. Kailangan rin po natin silang support. Ipakita yung suporta natin sa kanila para mas marami pong mainganyo at ma-inspire po na mag-doktor at mag-doktor sa baryo, Doc Irvy. Yes, yes. At saka yung importante kasi na gaya ng mga nurses, no? Lalo na pag may mga capability sila, na magaling na sila, laki ng kanilang naiambag doon sa ating being frontliners nila during the COVID. Ano, no? Ngayon na nagbukas na, siyempre, sila yung unang-unang hinahanap ng mga ibang bansa, no? Kasi sa mga nurses natin, andyan din yung kanilang compassion. Sa ating mga doktor, andyan yung compassion. Kung maaari lang na hawakan yung kamay mo, yun lang para maibsan yung, ano, di ba? Maibsan yung mga dinarap ng tao. Yun yung gusto nila sa Pilipino, eh. Kaya tayo sikat na sikat sa ibang bansa. The helping professions talaga. Diyan tayo sikat, no? So, po. At sana po, Dr. Irvy, parang mas pipiliin pa rin dahil po yung kind of support na binibigay sa kanila ay kung hindi man napapantayan yung bigay ng support ng ibang bansa sa kanilang profession, ay nahihigitan po natin eventually. Kasi para kung hindi sila lang, opo. Oo, alam mo yung ano kasi yung ayaw natin kasi yung mga tinatawag natin na pupunta sila doon tapos hiwalay sila sa family nila. Mm-hmm. Diba? Gusto natin as much as possible buo ang pamilya. Pero kung sila ay o-offera na o pumunta na kayo dito kasama mm-hmm. yung buong pamilya, eh syempre maiinganyo sila doon, diba? So yun lang. Siguro kung suportahan natin para nang sa ganun yung kanilang livelihood at saka yung kanilang pag-aaral ng mga anak, kaya nilang tustusan. Siguro yun yung dapat na isang bagay na pagtutuunan ng pansin. Opo. At Doc, so medyo na-check na po natin lahat ng mga agendang nabanggit ni PBBM sa kanyang unang SONA patungkol sa kalusugan. Ngayon lang po, meron pa rin po at yung plano po ay yung tuloy-tuloy na po na pagbubukas ng mga paaralan ngayong August para sa face-to-face na classes. Ano po mapapayo niyo sa ating mga kababayan bilang isang doktor para maiwasan ulit ang pagkalat ng COVID-19 sa mga eskwelahan? Oh, ito.
Nung isang araw, ano ba to, August 10, ano ba ngayon, August 12, o 2 days ago, ay nilunsad namin sa Philippine Medical Association yung tinatawag namin na KKK, Kultura, Komunikasyon at Katutubong Wika sa Pagpapalaganap ng Karunungang Pangkalusugan. Kasi para maiwasan itong mga ito na lahat ng mga bagay na tungkol sa pagkalat ng sakit, kailangan ay kontrahin natin yan with education eh, no? So yung mga ibang schools, syempre sinabi nila okay, kailangan ng bakuna. So dapat nating tutukan yung kanilang mga magulang na kung pwedeng pwede na silang mabakunahan kasi added protection yon. Pangalawa, dapat natin silang maturuan, no, ng mga tamang gawi at gawa. Paghuhugas ng kamay, yan yung pagsusuot ng mask, no? Kasi diyan sa kabataan na nahuhubog ang habits eh, no? Kahit nga yung 3 taong gulang na apo ko eh, where's my mask? Sabi niya, tanongin, nasa na yung mask ko, no? Pag alam nilang gagala sila, no? So, turuan natin, tuturuan, kailangan turuan ang mga kabataan, no? Hindi pwede na dito lang tayo pag nakikinig sila. Hindi naman nakikinig mga bata sa atin eh. Nakikinig sa atin yung mga magulang eh, di ba? So dapat yung mga magulang tuturuan natin na maintain all health protocols, no? Kung pwedeng kung paano umubo, kung paano bumahin, kung paano gagawin kapag nakita mo na, di ba, yung kaklase mo medyo tutugloy-tugloy, medyo alam mo may sakit, iwasan mo, yung mga ganon. Paano umiwas, no? Tapos paano pagandahin ang kalusugan. So yan yung aming isang advocacy ngayon, no, na makipag-partner nga sa DepEd, no, sa elementary at saka sa high school, both yung junior and senior high school, kung maari, no, para nga maturuan ang mga estudyante. Bigyan sila ng module. Alam mo kung bakit, Attorney Mimi? Ang ating MAPE sa elementary, ang curriculum natin ng health ay kasama sa MAPE, Music, Arts, PE, at Health. Ibig sabihin, sa isang linggo, isang beses lang, natuturuan ang mga bata tungkol sa kalusugan. So, hihikayatin natin ng DepEd na dagdagan kung maari ang oras, no, para sa kalusugan. Diyan lang natin makukontra talaga yung takot natin na sa pagbubukas ng klase, no, may face-to-face na. Opo. Parang dahil eskwelahan yun po, tapos center of learning, kailangan doon na rin po mag-start yung tinatawag nyo nga pong karunungang pangkalusugan para po sa ating patuloy na pag-iwas sa mga, hindi lang po sa COVID-19, pero sa lahat ng mga sakit. Yun po. And Doc, Irvy, medyo bumilis po ang ating panahon ng ating interview ngayon na pag-uusap. At bago po tayo magsara, baka mayroon po kayong huling payo o payo para ngayong araw sa ating mga nakikinig at nanonood. Siguro ang isang payo ko sa ating mga nakikinig, no? So sabi ko nga kanina, maintain natin lahat ng ating mga health protocols para maiwasan natin yung surge, no? Tinatamasa na natin ngayon yung benefits na bigay ng bakuna at saka yung mga naging habit na natin na pagsusuot ng mask at saka yung pagkakahiwa-hiwalay kung maari, di ba? So wag tayong do not let our guards down, no? Lagi nating isipin na nandyan pa rin si COVID. Nandyan pa rin si COVID, naghihintay lang na kumbaga sumuntok ulit. So, 'yon. Tapos naman sa karamihan, para sa lahat, sana po lalo na sa ating mga mababatas, no?
Suriin po natin ng maigi ang mga batas na gusto nating isulong, na para po ang mga ito ay talagang magsusulong ng health at hindi po magkaroon ng mga harm, no, para sa nakararami. 114 million po tayong Pilipino, no? Marami po tayong batas na pwedeng maging pro-health, no? Pwede po nating pagdebatehan lahat dyan, no? Pero yun nga, kung maari, yung mga anti-health bills naman, kung pwedeng huwag na nating isulong, no? Sa inyo pa lang, ano na, yung sabihin nyo ay baka makasama ito sa nakararami. Lagi naman ganun ang ating batayan, di ba? Kung ano yung makakabuti sa nakararami. Maraming salamat po, Dr. Minerva Calimag. Huwag po kayong bibitaw. Makakasama po natin si Dr. Regina P. Berba, isang eksperto sa COVID-19. Alamin natin kung itong bagong variant at bakit kailangan magpabakuna at magpabooster.